ang klaro sa hapong ito ay hindi refugee itong mga Afghan darating. Kaya pinangangambahan ng ating security groups na baka maging target ang Pilipinas ng mga kagalit or kaugnay ng Al-Qaeda, ng Taliban. Alam naman natin may pro-ISIS factions sa rebels sa Mindanao. Kaya't importante na nagkakaintindihan tayo. Ang hilaw pa at napakaraming detalye, pati kung sino ang kausap natin dito, wala pang naka-assign, hindi alam, maski ng DFA, kung sino yung chief of mission ng Amerikano na gagawa ng vetting. Biglang naging Washington, D.C. Parang ang labo yata nun. Napakalabo ng sitwasyon. Sinasabi nila, hindi refugee, non-immigrant. So ano ang visa nila habang nasa Pilipinas? Parang malabo pa, hindi pa klaro kung ano sila. Kung empleyado sila ng Amerikano, edi dapat sa Amerikano na sila. E paano naman kung nandito sila sa Pilipinas? Kung magkaroon ng aksidente, madamay sila dito sa Pilipinas, pananagutan ba natin yan? Kung madamay ang Pilipino at binira ang Pilipinas dahil sa kanila, paano naman tayo? Paano natin pagtatanggol ang sarili? Yun lamang ang kinakailangan pag-usapan. Magandang araw mga kaibigan. So, natapos po kahapon yung hearing sa Senado tungkol itong gusto ng mga Amerikano na ipasok ng mga Afghan people sa bansa. At ngayon, naklaro natin na hindi pala sila mga refugees, kundi mga workers ng US government nung nandun pa ang US sa Afghanistan. At ngayon, delikado ang buhay. Gusto ng Amerikano, sa atin muna titira ang mga Afghan workers na ito habang pre-process ang visa. Ay, delikado. Kaya nga tama si Senator Aimee. Bakit hindi na lang idiritso sa Amerika kung mga workers nila ito? Talagang super labo itong gusto ng Amerikano na itong ating gobyerno parang pumapayag na lang na mabuti na lang at na-discovery ni Senator Aimee at ngayon, nalalaman natin. Okay? So, salamat po, Senator Aimee. Panoorin natin ang buong interview ng SMNI at ibang media kay Senator Aimee just after the Senate hearing para mas maintindihan ninyo kung ano talaga ang kalagayan nitong mga Afghans na papasok sa ating bansa. Nakakatakot pag nakinig ka kasi mukhang malabo pa naman yung plano. Mabuti na lang nabulatlat sa publiko para mapag-usapan ng maigi kasi napakadaming tanong. Apakalabo, baka magtambay yun ng matagal, hindi ma-approve sa Amerika. Lahat ng Pilipino may experience tungkol sa American visa. Yung visa lang pan-tourist, kaya hirap-hirap. Minsan na-deny. Talaga namang hindi maaasahan na mabibigyan sila ng special immigrant visa. Ito special na immigrant pa, sadyang visang galing sa Amerika. Ang pagkaalam ko dun sa UAE, sa Qatar, sa Middle East, nung nagkaroon ng processing na ganito, nandun lang sila sa loob ng US base. Hindi sila gumalaw ever. Pakatapos, yung SIV nila o yung visa nila, pre-approved na. Kaya hindi na sila tumagal doon sa mga bansang yon. Kung bakit, hindi tinuloy na lamang na ganun. Sana tuloy-tuloy. Ang alam ko din, sa US, nagkaroon na ng ganito doon sa Virginia, sa National Convention Center, pinoprocess naman nila, direkta. Yung taga-Kabul, lilipad sa Washington, doon na. Kung tutuusin, yun dapat ang mangyari. Mga empleyado naman ito ng Amerikano. Bakit hindi nila pangalagaan? Yan ang tanong. Baka may duda din sila. Kaya, mag-duda rin tayo at manigurado. You mentioned a personal experience seeking immigration status. Oh, yes. I think... And that's why you're... No, I'm aware of the humanitarian parole provided by the United States government. And last year, they declared that they would no longer be giving it
tua Afghanis. So, ano yung special visa na sinasabing ibibigay? Dahil ang alam namin, kung humanitarian parole ka lang, katulad ng pamilya ko, eh talagang wala ka naman status sa Amerika, wala siyang residence, wala kang papeles, wala kang maski ano. Tapos na kasuhan pa kami ng todo-todo. Yun ba talaga ang parole? Yes, ang kinatatakutan natin ay napakalabo. Unang-una, sino sila? Hindi naman naging empleyado ng Filipino government. Hindi natin kakilala yan. Ni minsan, nakita natin yung mga yan. Baka naman mababait at talagang inaapit. Tumulong tayo bilang refugee sila, no? Kung refugee sila. Pero ang sinasabi ngayon, hindi sila refugee. Empleyado sila ng mga Amerikano. Eh, paano natin malalaman kung maayos na mga tao ito o kung nakakapraning ba, kung may sleeper cell dyan? At hindi maiiwasan kung naging mga empleyado ng Amerikano ito, hindi ba tayo magiging target ng mga pro-Al-Qaeda, mga ISIS sympathizers, at ang Pilipinas naman ang malagay sa peligro? Nabanggit din ni Senator Caligia na he's in favor of the open door policy. Have you talked with other senators? Do you have the same view with you or with an open door policy? Nobody is disputing the open door policy. We always have open arms for all refugees throughout the world. But again, as has been repeated throughout the hearing, hindi sila refugee. Well, alam ninyo, ang totoo, ang Pangulo, ang executive ay may malawakang kapangyarihan sa ayos ng ating foreign policy. Talagang nasa kamay ng Pangulo yan at hindi natin tinatanong o kine-question yan. Ang atin na lamang, lahat ng katanungan ng ating mga kababayan ay dapat sagutin. Dapat maliwanag ang proseso kung talagang negosasyon na ba ito, talaga bang sumang-ayon na tayo sa mga Amerikano. Kaya pinag-uusapan na yung edukasyon, transportation, ang kanilang DOST. Abay, nakaka-nervous na. Bakit hindi sinasabi sa atin? Pumayag na ba lahat ng LGUs? Ang ayon na ba ang Tarlac, ang Pampanga, ang Clark, ang Subic, at lahat ng iba't iba pang LGU na masasakop nito? No, I haven't discussed it. I've been away actually, and we've just discovered this. Nalaman lang natin na nagkaroon ng meeting at pinagtakahan namin na kailang meeting na pala, hindi pa naman binubunyag sa publiko, ni wala pang press statement, at sa pagkaakala ng DFA, wala daw negotiation. Pero yung ibang ahensya naman, sinasabi, negotiation na yun kasi nagpulong-pulong na sila ng tatlong beses mahigit. Security agencies, intelligence agencies ang nagsasabi na sila mismo meron po silang nakikitang possible threat dun sa pagpasok ng mga Afghan nationals. Hindi ba to enough reason para i-hold muna or talagang wag ayunan ng Pilipinas yung request ng US? Well, tignan natin, nasa kamay ng Pangulo ang kapangyarihan mag-desisyon dyan. Ang atin lamang magrekomenda at ibunyag sa publiko ang iba't ibang issue ng posibilidad na ito. Kailangan malaman natin lahat at masabi ng lahat kung ano yung kanilang pangamba, yung suggestion nila, baka meron namang maganda na mapupuntahan to. Hindi natin kini-question kapag refugee, talagang okay. Apat na nga ang nag-apply na Afghan mula 2021. Matagal na po to, panahon ni Presidente Quezon, yung tatay ko nag-umpisa din sa mga boat people, kasama ang United Nations diyan sa Vietnam nung kapanahunan ng withdrawal rin ng US doon. Wala tayong katanungan tungkol sa refugee. Parating open door, open arms welcome ang Pilipinas sa lahat ng pinagtatabuyan sa mundo. Pero ang klaro sa hapong ito, hindi refugee itong mga Afghang darating. Kaya pinangangambahan ng ating security groups na baka maging target ang Pilipinas ng mga kagalit
or kaugnay ng Al-Qaeda, ng Taliban. Alam naman natin may pro-ISIS factions sa rebels sa Mindanao. Kaya't importante na nagkakaintindihan tayo at alam natin ang mga pangamba ng bawat sektor. Hindi ko pa alam. Depende kung anong development. Kasi mukhang hilaw pa at napakaraming detalye. Pati kung sino ang kausap natin dito, wala pang naka-assign. Hindi alam, maski ng DFA, kung sino yung chief of mission ng Amerikano na gagawa ng vetting. Biglang naging Washington, D.C. Parang ang labo yata nun. Ma'am, would you dissuade your brother? I don't think I'm in any position to do so. I just feel a duty to the public and to the Senate to conduct a transparent and public hearing as thorough and comprehensively as possible. Dahil alam naman natin, ang liwaliwanag ng konstitusyon, ang desisyon tungkol sa foreign policy, nasa kamay ng Pangulo. Right now also, napakalabo ng sitwasyon. Sinasabi nila, hindi refugee, non-immigrant. So ano ang visa nila habang nasa Pilipinas? Parang malabo pa, hindi pa klaro kung ano sila. Kung empleyado sila ng Amerikano, edi dapat sa Amerikano na sila. E paano naman kung nandito sila sa Pilipinas? Kung magkaroon ng aksidente, madamay sila dito sa Pilipinas, pananagutan ba natin yan? Kung madamay ang Pilipino at binira ang Pilipinas dahil sa kanila, paano naman tayo? Paano natin pagtatanggol ang sarili? Yun lamang ang kinakailangan pag-usapan. Ang mahirap, hanggang hindi ako nag-file noong June 8, noong aking resolusyon, ni minsan natin narinig ito. Ngayon, alam na ng lahat at sana talagang alamin natin ang mga detalye para yung pinakamagandang kaayusan ang gawin para sa Pilipinas.